Ano po kaya? Kasi lagi pong laman ng balita natin na pinagmamalaki nitong mga Dilawan at mga Pink na kaya daw tayo naghihirap ngayon, kaya bumabagsak ang presyo ng piso, kaya daw po nagtataasan ng walang humpay yung ating mga bilihin, nauubos sa merkado yung ating mga pangunahing pangangailangan tulad ng asukal, sibuyas, bawang, etc. etc. Eh kung si Leni daw, yan daw ang parusa sa atin, no? Dahil sa pagboto natin kay Bongbong Marcos at saka kay Sara Duterte. Kung si Leni daw ang nanalo, eh baka daw hindi ganyan ang sinasapit ng Pilipinas. Baka daw, sa madaling salita, walang krisis. Okay. Pero kabaliktaran po ang pananaw ni Badong Aratlis. Baliktarin naman natin, no? Magbibigay po tayo ng mga preba. Kung sakasakali po na si Leni Robredo ang nanalo, para po ma-prevent natin, hindi po tayo nag-imagine, no? Ito po ay totoong magaganap. Kung siya po ang nanalo, nako, napaka-worse na po ng Pilipinas. Worse na po. Nakakasawa na po itong, siguro kung nadadala kayo, na talaga naman nagtataasan ng presyo, talaga naman pumbagsak ang dolyar. Magkano na ba dolyar? 57 na yata ang dolyar ngayon. Teka, tignan natin ha, para mas konkreto tayo. Kung magkano ngayong araw na to ang palitan ng dolyar. Konting research lang po yan. 56.82. Halos 57 pesos ang isang dolyar. So talagang napakataas po kasi nagsimula po tong taon, wala pa pong 50, no? 49 something lang po eh. So halos ano na, no? Halos 8 piso na po ang tinataas ng binababa ng dolyar contrary to po kontra sa dolyar pala, ng piso kontra sa dolyar. Ito po, pinasisimple lang po ito ng mga Dilawan. Sa simple po nilang pag-iisip, isinisisi lang po sa kasalukuyang pamahalaan. Dahil palpak si Marcos, kaya po mataas ang dolyar. Ganon din po yung sa bilihin, no? Palpak si Marcos. Naalala ko lang, ganyan din po sila. Yan, sa pangunguna po ni Lenlen at ng mga Dilaw. 6 na taon po nila na sinisisi si Pangulong Duterte. Pero nung maganda pa ekonomiya, hindi nila sinisisi si Pangulong Duterte sa ekonomiya. Nung bumagsak po dahil sa pandemya ang ekonomiya ng Pilipinas, Duterte palpak din po. Wala pong pagkakaiba. Yung trend po nila ay manisi kahit wala pong ano. So, ibig sabihin, sinisisi po ng mga Dilaw at ng mga Pink yung kalaban nila sa mga kabisita na nangyari sa atin, yung mga masasamang, yung mga krisis particular. Hindi po nila sinisisi yung pandemya nung panahon ni Pangulong Duterte. Katulad lang din po yan na hindi nila sinisilip na ang punot dahilan ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin at ito po lahat po ng ekonomista sa buong mundo, ito po single culprit yung gera sa Ukraine. Yan din po ang nakikita ng lahat ng ekonomista sa buong mundo sa pagtaas ng dolyar kontra sa hindi lang po piso. Yung mga taga-Japan, magpapatunay po kayo. Yung euro po na dating umaalagwa na kontra sa dolyar, halos magpantay na naman po yung dolyar at yung euro. Ganon din po yung iba't ibang currency. Kaya po kayo magpapatunay, no? Magpapatunay po yung mga taga-ibang bansa na nakikinig sa atin na hindi po totoo yung mga sinasabi ng mga Dilaw at ng mga Pink na ito po ay kagagawan lahat dahil si Marcos ay walang kakayahan, no? Ayan po yan eh. O ngayon, balik po tayo. Kung si Lenlen po ang nanalo, alam po ninyo, pinaka-worst po tayo sa Pilipinas. Sabi nga sa inyo,
Wala pong kakayahan yung mga dilaw. Lalo na po to si Lenlen. Ang kakayahan po ni Lenlen, nakita po natin yan from six years na pagiging vice president. Dalawang beses po siyang binigyan ng posisyon sa pamahalaan. At pareho pong palpak. No? Ang kakayahan po ni Lenlen ay projection. Mag-project na mag-project. Eh, ikaw na nga yung pinamahala sa war on drugs. Drugsar ka na nga. Pero ang ang inuna niya pa rin, mag-project. Ikaw nga ay namamahala sa mga pabahay. No? Wala ka rin naman nagawa nung ikaw ang pinamahala sa pabahay. Pero napakahusay mo ng atake-atake. Okay. Ano po ang mangyayari kung saka-saka? Balikan lang po natin, no? Balikan lang po natin yung kampanya. Tignan nyo po yung ginagawa nila. Mas importante sa kanila yung projection, kahit po nangangampanya na sila, mas importante pa rin sa kanila yung pagpo-project kaysa sa totoong pangangampanya. Ano po yung ibig sabihin ko ng totoong pangangampanya? Ang pangangampanya po, kasama po yung mga meeting de avance o mga political rallies, no? Kaya ka pumupunta dun sa isang lugar na kinakampanyahan mo para makampanyahan mo yung mga tao ron. Di po ba? Yun na lang eh. How they treat the campaign. Pag nagpunta ka sa isang lugar, magkakampanya ka para yung mga tao ron, eh hindi po ganun yung ginawa ng mga dilaw. Mapapansin nyo po yung pagkakaiba, no? Balikan lang natin para magkaroon kayo na idea kung anong uri ng pamumuno ang meron ng mga dilaw. Ang mga dilaw po, wala pong sumasalubong sa kanila. Mukhang tangengot, hindi na nga yan yung caravan. Bakit? Nakakahiya lang na kumakaway kunwari pero wala namang kinakawayan. Wala pong lumalabas para sila salubungin. Magtataka kayo. No? Yung unang bahagi ng kampanya, walang umaten sa mga political rallies nila at wala din pong mga sumasalubong sa kanilang mga caravan na mga tao. Consistent po yung BBM Sara na sinasalubong ng mga tao at marami pa po yung nag-aabang dun sa mismong campaign venue. So ibig sabihin, ang totoong merong kampanya na nakikita ng tao na napupuntahan, mga tagaron kasi yung mga tao. Alam niyo po yun? Kailan po nagbago yung trend para makapag-project si Leni at nakipagpaligsahan po ng mga paramihan na rally. Nung sila ay nagkaroon na po, no, nung sinuportahan na po siya ng bayan muna ay yung Makabayan Black. Nung nagkaroon na po ng alliance yung Makabayan Black, nasanay sa rally. Nakukuha niyo po ba? Sanay sa rally. Eh meron na silang mga naging tao sa rally. Dumami na. Tapos sinabayan nila ng mga artist na nagpapalibreng concert. Kaya po ang nangyari nung kampanya, eh malalaki po talaga dahil libreng concert. Imaginein po ninyo yung Ben and Ben. Di ba? Kung Ben and Ben lang po na may bayad, eh talagang dinudumog po yan at iba pang artista. Pasensya na kayo ha, Ben and Ben lang lagi ko nasabi kasi hindi ko po kilala ibang artista, pang bata na yan. Dinudumog po yan eh. Pag may bayad eh, yan pang libre. Imagine niyo po yung sinasabi ko. Pero, yung mga nanood doon sa Quezon City, yan na rin yung manunood sa Caloocan. Sila rin yung manunood sa Makati. Sila rin yung manunood sa Pasig. Parang, mas after sila sa paramihan na rally, mas after sila sa projection. Yun po, doon po after. Manisi, Manira, at mag-project. Ganyan po magtrabaho yung mga dilaw. Sa kanilang dalawang presidente, imaginein po natin, wag na po yung mga nakapagitan. Yung dalawa nilang sikat na presidente, yung mag-inang Aquino. Ano po ang nangyari sa panunungkulan ni Cory? Definitely, kayo na po pwede nyo namang i-research yan, no? Kung gaano kabagsak ang ekonomiya natin ng panahon ni Cory. Wala po magsasabi na maunlad ang Pilipinas nung panahon ni Cory.
Kahit sino, kahit dilaw na ekonomista, hindi po nila pwedeng sabihin na maunlad yung ating ekonomiya. Eh, pwede naman, bakit po mahal pa rin yung ng tao si Cory? Wala pa pong social media niyan, ha? Wala pa pong pwedeng mag-expose. Yun lang po, kakampi nila ang media. Ito po ang panunukulan ng mga dilaw na presidente. Kakampi nila ang media at sisihin lahat ng nangyayaring kapalpakan sa nagdaang presidente. Ganyan po ang trabaho ng mga dilaw na pangulo. Nakasurvive po si Cory. Kahit wasak na wasak ang ekonomiya, bagsak lahat ng ekonomiya natin. Kakampi niya lang ang media. At ganun din, ang sinasabi lang po, ito ay kagagawan pa ni Marcos. Ang lahat ng merong, lahat ng kapalpakan ng gobyernong ito, dahil yan kay Marcos. 6 years ka nang namumuno, si Marcos pa rin ang sisisihin mo. Ganun po ka-inutil yung naunang Aquino administration. Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa at marami pa sanang kunin na sana lahat ng Lord yung ganyan mag-isip. Ganun po yun. At dahil wala namang nakakapag-isip ng kakaiba, dahil kontrolado nila ang media, parang tama lang yung ginagawa. Tama lang na 6 na taon tayong maghirap under Cory kasi kagagawan naman lahat yan ni Marcos. In fact, PCGG, yan po yung mga sikat na ahensya, yung lahat po ng mga naghabol sa kayamanan ni Marcos, yan po yung mga unang mga itinayo ni Cory. Panay po mga anti-Marcos lahat. Okay, di ba? O yung anak niya, ganun din po. Ipakulong niya si Gloria Macapagal dahil yan lahat ang may kasalanan ng lahat. Tanggalin sa pwesto yung Supreme Court Justice. Chief Justice ng Supreme Court. Lahat ng masama, lahat ng ano. Kaya kita nyo, lahat ng proyekto ni Marcos, pati po nadamay na po yung Bataan Nuclear Power Plant na ginastosan natin, inutang po natin, binayaran po natin yung utang natin. No? Siniraan lang po ng Cory administration, hindi na po pinatakbo dahil lahat nang ginawa ng mga Marcos ay masama. So kung ganun, masama po yan. Pucha, pag pinatakbo natin yung Bataan Nuclear Power Plant, magugunaw ang Pilipinas. Naniniwala naman tayo dun lahat. Paano kung lumindol? Patay na tayo lahat. Yun po yung paniniwala. Murang edad ko. Teenager ako. Na, delikado pala yung lintik na Bataan Nuclear Power Plant na yan. Sayang po. Ang kuryenteng mura sana. Sayang po. Yung mga kasabay po nating nagtayo ng power plant, nuclear power plant, ang dami na nila pong power plant. Tayo po, yung kaisa-isa nating nuclear power plant, hindi po natin napatakbo. Dahil pinaniwala tayo lahat na lahat to kagagawan ng Marcos. Mahirap tayo ngayon. 6 years na siya namumuno. Etong kahirapan natin na to, dahil yan kay Marcos. Yan po ang katotohanan. Wala pong hindi po tayo umunlad nung panahon nila. Pero ang sisi niyan kay Marcos pa rin. Ganon din yung kanyang anak. Ang sisi lahat kay Gloria Macapagal. Laganap ng addictions, supportive for mga simpleng problema ng mga bagyo, mas gusto pa nga po nila na marami na peperhuisyo. Bakit? Mas maraming na peperhuisyo, mas maraming donasyon. Nadagdagan na po. Sisihin yung nagdaang administrasyon, mag-project na magaling na mga leader, at saka manghingi ng donasyon. Yan po ang paglalarawan natin ng mga kahit na ano po, kahit napakapalpak na, 6 na taon, panay kapalpakan ang pinagagawa sa 44, name it, nagpatayo ng pinakamahal na flagpole sa buong mundo. Nagpatayo ng tulay na milyon-milyon, tapos naroon sila lahat, buti nga bumagsak. Pero sino may kasalanan? Sila ba? Hindi. Yung mga magnanakaw na gobyerno ni Arroyo, kasabwat ng Chief Justice ng Supreme Court, sila ang nameste sa Pilipinas.
Pero hindi nyo na pumauto ang mga tao. Nanalo si Duterte. At nagbago po ng pananaw ang lahat. No? Kaya po yung nagsasabi na mga pumapasok dito minsan, may mga pumapasok na hindi naman kagagawa niya ni Marcos, kagagawa niya ni Duterte. Dilaw na utak po yan. Kilala po namin kayo. No? Yung mga paninisi lang sa nakaraan, nakita po ninyo. Kahit na po anong sabihin ninyo kay Marcos, bakit mas magaling, mas maganda si Marcos? Just imagine kung si Leni po ang nanalo. Ano po ang mga unang gagawin ni Leni? I-welcome niya yung ICC, magpo-project sila na siya, yan na po ang pinaka-projection niya. Ipapakulong si Duterte, kakasuhan lahat ng mga may kaugnayan kay Duterte, si Bato, si lahat po yan. Kaso, kabi-kabila. Palalayain si Dilima, no? Human rights, lahat ng police, ipakukulong lahat yan, kakasuhan lahat yan, no? Makikipag-pistok, imagine ninyo ha, makikipag-pistok, papalakas na naman yan, etc. Yan po. At lahat ng ito, wala po silang gagawing hakbang. Bakit? Ipoproject po nila na lahat ng mga kapalpakan namin, hindi po nila aminin na kapalpakan nila yan. Wala. Durog-durog to. Baon tayo sa utang. Iniwan tayo ni Duterte. Baon tayo sa utang. Yan po sasabihin ng mga dilaw. Binaon tayo ni Duterte sa utang. 4 na taon na nanunukulan yan. Eto po, 6 na taon kayo na nagtiis kay Duterte. Konti na lang, makakamit na natin. Makakawala na tayo sa Duterte. Wala po silang gagawin na matino. Wala po silang may papatupad na programa. Bakit po? Sisisihin lang nila si Duterte, lusot na sila eh. Kahit na naghihirap tayo, maghirap tayo, eh kasalanan ni Duterte yan eh.